So today, pag-usapan naman natin yung kinds of rejection and how to deal with them. Sooner or later, or maybe soon, agad-agad, ay nakakatanggap ka na ng rejection sa freelancing. So, normal yan. Kahit napakagaling mo ng freelancer, makakatanggap ka pa rin ng rejection. Hindi pwedeng lahat ng application mo tanggap. So, unless super targeted ka and super onti lang yung ina-applyan mong sure lang, yun, siguro madalang ka na lang ma-reject. Pero mostly, ang rejection is lagi kang makakatanggap or makakatanggap ka once in a while. So, bago natin pag-usapan yung kinds of rejection letters or rejection, magbibigay muna ako ng tips or points to remember. So, unang-una, yun, accept that it is normal. Normal lang ma-reject. Hindi ibig sabihin porket na-reject ka, eh hindi ka na. Kunwari ako na-reject ako as a writer. Hindi ibig sabihin is hindi ako magaling na writer. Ibig sabihin lang nun, hindi swak yung kaya kong i-offer doon sa hinahanap ng client. So, hindi yun basis para mag-give up ako. Tapos, number two, focus on the positive. So, lalo sa Upwork, for example, na-reject ka, may nahanap siyang ibang freelancer, ang positive nun is babalik yung connects mo. Diba? So, makakapag-apply ka pa ulit. Or, at least, alam mo na rejected ka at kaya mo na mag-move on. Diba? So, pwede ka na mag-apply bukas sa ibang work. Like, ako, for example, ako kasi apply lang ako ng apply noong nagsisimula ako lalo. Kunwari ngayon, nag-apply ako ng tatlo. Hindi ko hihintayin yung sagot nun. Bukas mag-a-apply ako ng panibago. So, huwag kayong ma-stop, kakaantay, tapos kakaantay kung rejected ka ba or ano, kasi talamak din ang ghosting sa freelancing. So, yun, apply lang kayo ng apply sa mga kaya nyong applyan. Number three, look for something actionable. So, kung meron ba silang sinend na rejection letter sa inyo, hanapin mo yung actionable part. So, for example, sabi niya, you're not the freelancer we're looking for. Bakit? Ano yung kulang sa akin? Ano yung kailangan ko pang skill? Tapos yun yung gawin mong motivation para pag-aralan yung mga dagdag na skills. Yun. So, doon na tayo sa kinds of rejection letters. So, meron dyan yung, lalo yung mga agencies, mga ganyan. Meron dyan yung mga classic canned rejection letter. Yung parang, I'm sorry to inform you or we regret to tell you that as of now, we can't accept you. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ang haba, ganun. So, yun yung classic. Tapos, pag yun natanggap mo, syempre posibleng hindi masad, di ba? Pag may rejection letter ka. Pero, yun nga, katulad ng sinabi natin, focus on the positive. At least, nagbigay sila ng letter. At least, alam mo bakit. Tapos, hanapin mo yung actionable. So, bakit hindi ako natanggap dito? Alamin mo yung problema. Bakit? Mali ba tong kumpanya na inapplyan ko? Hindi ba talaga ako, hindi ba ako swak dun sa hinahanap nila? Or, kulang pa ba yung skills ko? Tapos, syempre, magdadagdag ka na skills, di ba? Instead of yung iba na parang send sila ng send na application, wala naman silang binabago sa sarili nila at binabago sa cover letter nila. Tapos, nagtataka sila kung bakit hindi sila natatanggap. Diba? So, dapat meron tayong improvement. Hindi pwedeng yun at yun at yun lang din. Kasi kung yun lang yung binibigay mo, yun lang yung matatanggap mo. So, kailangan meron tayong improve every day. Okay? So, yung pangalawang rejection kind is yung short and sweet. Normally, yung clients mag-message na, I'm sorry, we can't accept you right now. Ganon, ganon. Kung yun naman yung natanggap mo, for me, sumasagot ako. Ako kasi naniniwala ako na wag mag-burn ng bridge. So, sumasagot ako ng ganun. So, sabi ko, lagi ko sinasabi na in case kailanganin nyo next time, nandito lang ako or ganun. Basta wag ka mag-burn ng bridge, na wag ka mga away. Siyempre, pag inaway mo yun, hindi ka na i-consider next time nun, di ba? So, mas maganda kung bigyan mo sila ng open door na parang kahit na meron na sila na kung freelancer, pag nangailangan pa sila, pwede ka pa. So, since may conversation kayo doon sa Upwork, syempre pag nagalit, nag-away kayo, ibablock ka niya, di ba? So, since may conversation kayo sa Upwork,
pwedeng magkaroon ng chance na balikan ka na. Ako, meron ako several clients na ganun nang nangyari. So, parang may hinare silang bago, tapos hindi nag-work out. So, babalik sila sa akin. Instead of inaway mo, dahil iba yung pinili, di ba? So, syempre, ikaw na yung be professional na mag-awayin. Open mo lang yung bridge. So, do not burn the bridge para makakabalik sila if ever, di ba? So, ikaw, hindi ka nag-apply, bumalik yung client. Di ba, magandang ano na yun, sign? Hindi na, at least, magandang regalo, gift. Okay, so yun, basta ganun. So, magandang way yun. Huwag mag-burn ng bridge. Okay, so number 3 is feedback rejection. So, may mga iba na talagang nagtitake time sila na sabihin kung bakit hindi ka nila matanggap. So, for example, itong mga samples mo, merong mga grammar errors, may I suggest na you use Grammarly or Ginger keyboard, ganyan. So, para meron silang parang feedback na kung ano yung pwede mong baguhin. So, ikaw, on your part, sa next na cover letter na isi-send mo, syempre, babaguhin mo na yung mga sinabi niyang feedback. So, hanapin mo yung grammar errors dun sa samples na sinend mo, or i-proofread mo pa, ganon. So, kung ano yung sinabi ng feedback, yun yung gawin mo para makorrect mo yung cover letter mo, diba? So, pag-reply mo rin doon, i-thank you mo siya doon sa feedback na binigay niya. Tapos sabi mo, I will make sure na gagawin ko to. Thank you. Tapos, thank you for taking time to tell me, ganon. Tapos, i-open mo rin yung door. Huwag mo rin isarado yung pinto. Huwag mo i-burn yung bridge na if ever kailanganin yung next time at baka na-improve mo na yung sarili mo, open ka to work for them in the future. Ayun. Tapos yung number 4 kind of rejection is yung harsh. Yung parang may racism or anong tawag doon? Yung parang nang mamaliit na parang, oh, Filipino ka lang, bakit ganyan yung rate mo? Ganon. So, yung mga ganong clients, huwag nyo nang papansinin yung ganon kasi minsan misinformed lang sila eh. Kung papatulan yung mag-escalate lang yan. So, good way yan para i-educate yung client. But, kung mainit pa yung client, mas maganda na wag na lang siyang pansinin. Never kayong magpo-post sa Facebook. Wag yung parang minalit ka nung client, tapos para kang diniscriminate ka nung client, tapos ipopost mo pa sa Facebook, tapos ipopost mo pa yung sagot mo. So, walang magandang mararating yung pag-post sa Facebook at sa groups ng ganyang client. So, yung mga ganyang client, may mga ganyang client talaga, hindi na pinapansin yung mga yan. I-block mo siya sa Skype, kung saan kayo nag-usap. Block mo siya sa Upwork. Report mo sa Upwork. Ganun. So, mas magandang let other people deal with that na lang. Kunwari, yung Upwork. Iyayaan mo na sila, isumbong mo lang siya sa Upwork. Pero ikaw, sa sarili mo, parang sakit lang sa ulo yung bigay ng client na yan. Huwag mo nang pansinin, huwag mo nang sagutin. Sabi mo, okay, thanks. Okay, go. Okay, thanks, bye. Ganon. So, it's not worth your time. So, meron talaga mga clients na ganyan and hindi mo kailangan sasihin yung sarili mo kung bakit ka nakatanggap ng ganon. And hindi mo kailangan iinit yung ulo mo for that. Okay? So, yun. Dun tayo sa fifth kind of rejection. Ang fifth kind is yung ghosting. So, usong-usong yan ngayon yung ghosting, diba? So, kasi, on their part, sa part ng client, hindi naman nila kailangan hindi nila obligasyon na sabihin sa lahat ng rejected nila. Or for example, merong 50 freelancers na nag-apply sa akin, tapos nakakuha na ako ng kukunin kong isa. Hindi ko obligasyon sabihin dun sa 49 na wag na kayo mag-antay. May mga freelancers na nagpo-post sa Facebook groups na naiinis sila kung bakit hindi man lang sila sinabihan na hindi na sila tanggap, nag-aantay sila. So, instead of sharing negative feelings pang ganun, ang gawin nyo na lang, after 3 days, wala kayong natanggap na after 1 day nga ako eh. So, after 3 days, wala kayong natanggap na feedback from yung in-applyan nyo, hindi mag-apply ka na bukas. Bakit mo pahayaan yung sarili mo mag-antay nun, tas maiinis ka pa, diba?
So, sa upwork naman, kapag ka may natanggap na, pwedeng i-close niya yung job, malalaman mo, di ba? Pero, if hindi, if na-ghost ka, I suggest na magkaroon ka ng ultimatum, yung parang date for yourself, na pag naabot ko tong days na to, tapos wala pang feedback, mag-apply na ako ng iba. Or, for example, apply ako ngayon, tomorrow, kung wala pa akong natanggap na feedback, apply ako sa iba. So, wag niyong isayangin yung oras nyo kakahintay. Kasi hindi obligasyon ng clients na sabihan kayo kung nakakuha na sila ng ibang freelancers. So, mas better na wag nang kasi minsan naman, busy lang sila, ganyan. Or, for example, nag-apply ka sa iba, tapos mamaya sumagot sila. Di, good din. May sagot ka. Hindi naman mahirap magsabi sa client, for example, na hindi rin naman sure na matatanggap ka na dun sa mga susunod na applyan mo eh, di ba? So, as a freelancer naman, right mo rin pumili ng clients eh. So, if ever man mag-apply ka bukas, kinakatakot mo na baka mag-apply itong in-applyan mo kahapon, edi sagutin mo, hindi naman sure na makakatanggap ka dito, and kung matanggap ka dito, right mo pa rin tingnan kung ano yung work na gusto mong pagtrabahuhan, di ba? So, parang nag-open ka lang ng maraming doors. Huwag mong hayaan na yung ghosting is magtigil sa'yo at mag-inis-inis ka pa mag-post, ganun. So, have an ultimatum. Have a set date na pag inabot mo to, apply ka na ulit, or kunabukasan, mag-apply ka na ulit. So, huwag niyong hayaan yung ghosting yung magtigil sa inyo sa kaka-apply. Yun. So, yun lang yung kinds of rejection natin and kung paano natin i-deal and how to deal with it. So, ayun lang. Always on the positive. Kung wala namang magagawang mabuti, huwag na i-post sa Facebook. Hindi valid ang reason na parang ipopost ko para wala na siyang mabiktima. So, first of all, hindi ka biktima. Ikaw yung nag-antay or whatever. Unless victim ka talaga. Pero, normal na rejection, you're not the victim. Hindi lang talaga kayo swak mag-work. So, yun. Mas maganda na instead of nakikipag-comment ka pa doon buong araw yung masasayang mo, gamitin mo na lang yun para mag-apply sa mga next jobs, diba? So, yun.